Hello mga ka-dreamer, kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon. Matagal-tagal na po akong hindi na nakapag-gawa ng mga videos, kaya sa tagpong ito may babasahin po akong isang katang isip ko ng mga sulat. Sana po ay magustuhan niyo po ito. Una ko pong basahin ay ang titled Sakay sa Panahon. Yes, ito ang topic natin ngayon. Nga uso na noon pa and until ngayon. Nakabantay mo? I'm sure oo. Nga tungod sa kaboring sa usa ka tawo, makahimo siya og plano. Plano diri ug plano sa didto. Like sa panghitabo karon, nangita tagway para malingaw atong kaugalingon. Pinaagi sa social media, lingaw kaayo ta. Mag-upload og videos, post og mga photos, mag-post og mga hugot, mag-share sa mga post. Ilan lang to sa mga nagawa natin sa buong araw nating pagka-quarantine. Ang uban, porkit na ay nakitang post sa mga babae nga mala broken-hearted, sindan dayon sa messenger og wave. And if you wave back, diha na dayon isend ang mga message nga naka-backup. And after that, i-view na niya imo my day. Chatan na kaniya everyday. At ikaw naman girl, ay kinikilig lagi. Pero wag ka. Wag kang basta-basta maniniwala sa mensaheng iyong nababasa. Lalo na't hindi mo naman siya nakikita. At kahit paman magkausap kayo sa telepono, hindi mo pa rin malalaman ang bakak o ang totoo. Porkit ba nilalike o hinaheart niya mga post mo, titibok na agad ang puso mo? Who knows? Basin bored lang siya. Adtong adlawa. Nag-scroll lang siya sa newsfeed niya. Kung ipang view niya, tanang my day post. Kunya ikaw, murag wala na i-ghost sa sobrang kilig na kanyang hatid. Ang uban, sakay ra sa panahon. O sa kasimana ra ka pakiligon. Sunod adlaw, dili na kachatan. Iwanan kang nakahang. Nga wala ka kabalo sa hinungdan. At imo na lang madiskubrihan nga may kairing-iring na siyang uban. Sakit para nimo. Pero dapat imuna-naon nga walay kamo. Okay? Yan na po. Yung una kong maisulat. And ito na namang iba, hanapin ko po muna. Sana po nagustuhan nyo at yung mga hindi nakaintindi, pasensya na po dahil halo-halo ko yung dialect na ginagamit ko. Pero sana man naman po sa pagbibigkas ko naintindihan nyo naman siguro. Mm.
Hanapin ko po muna yung isang or ibang naisulat ko. Dito po, para sa atin, hindi lang sa mga babae, kundi para sa atin lahat. Ito po ay pinamagatang gugma or love. Gugma, ang bugtong bahandi ning kalibutana. Gugma, usa ka salita nga sayon sayonon ra paglitok ni bisan kinsa. Gugma nga magahatag og kalipay, labi na sa mga nilalang nga ang pagbati tinuray. Makapatulo sa walog tang mga luha, tungod sa katamis sa mga pulong sa ilang baba. Gugma nga makapakabot sa atong ambisyon, gumikan sa mga tao nga atong inspirasyon. Gugma nga magahatag og igong katakos, aron kita makalampos. Kaanindot palandungon nga ang gugma kanimo muuyon. Aduna usay gugma nga abi nimo tinud-anay na, apan di ay kini taphaw ra. Gugma nga gipadayag kanimo, aron lamang ikaw mapatuo ug makuha ang ilang gusto. Gugma nga makahatag kanimo ug sakit sa ulo, kumikan sa kahuot sa dughan, tungod sa kasing-kasing mong samaran. Atong lantawon ang gihimo sa uban, sa kapait nga ilang nahiaguman, kinabuhi nila ilang napasagdan. Busa dili nato himuong dula ang gugma, para dili ta makapasakit sa damdamin ng iba. Ubasin unya kita makarma. Yun lang po. Natapos na po yung pangalawa nating sulat. So hanap muna ako ng iba kung meron pa. Oh, ito, meron pa. Ito naman po ay pinamagatang sa una ug karon. In Tagalog, noon at ngayon. Sa una ug karon. Dako ang kalahian sa panahon karon ug sa ako ang naagian. Usara kasyagit sa amo ang inahan o inaamahan. Magkadagma-dagma mi og dinagan para dili malangan, kay basin kami hilatusan. Naa pa bakaha ingon aning kabataan? Sa amo ang pag-eskwela, seryoso og focus gyud mi, kay hadlok mi mabunalan sa pointer sa maestro o maestra. Sa adlaw nga walay klase, basakan o bukid mi magpermi. Kamu, asa mo busy? Makalaag tuod mi, pero kung mahuman na ang among tariya everyday. Napadayon pa ba ni kini nga mga pamaagi? Dili mi mamili og pagkaon, bisan sa lamisa permi lagutmon. May eskwela mi bisan walay baon.
makahuman lang mi sa mo ang pagtuon. Makahatag kalipays ginikanan, makabalos sa kahago o galisod nga ilang nahiaguman. Inaot-unta nga anaasad ni sa inyong alimpatakan. Lahi ra kayo ang kabatanunan sa una o karon. Sa una, kung sila suguon, mutunong dayon. Pero karon, kinahanglan panimong kusnoton. Usahay, ikaw pa'y balihon. Buluhaton sa balay sa una, dili na kinahanglan ipahimangno. Karon, halos na mong magbugno. Dili paghihapon, musunod sa mga sugo. Sa una amo ang kalipay, gukdanay, tago-tago ug balay-balay. Usahay magsinumbagay, pero paghuman magagbay. Karon nga panahon, sa gadget na halos nakat-on. Dili na halos mutindog sa gilingkuran tungod sa salida nga ang bida mga Korean. Mutrabaho mi bisan wala pay kaon. Kay ang amo ang ginikanan nanguha paglagot mon. Swerte ang mga bata karon. Kay pukawon na lang kung mangaon. Ang uban masuko pa. Kay kuno nagdamgo pa sila. Sa ilahang pagmata sa cellphone mugunit dayon. Kami sa una silhig lampaso ug guna. Bisan gahapdos pa ang mga mata. Maulang to, ikatulo na kong sulat. Hinautunta nga naamoy nakuha ang pagtulunan sa ako ang gibuhat nga sulat binisaya. Dahil sa quarantine kasi ngayon, nag-stop work na naman kami. Simula nung February 4, dahil naghigpit na muli yung Saudi Arabia, tambay muna kami ngayon sa accommodation. At wala kaming ibang maisip. Wala kaming ibang ginagawa kundi tulog kain everyday na yan. Kaya naisipan ko munang mag video. At yun nga, yun lang po yung nasa isip ko, yung babasahin yung mga sinusulat kong mga walang kabuluhang tula. Hanap muna ako baka meron pa. Baka meron pang naitago. Para madagdagan naman tong video ko. Sana po kayo mga ka-dreamer nasa mabuting kalagayan ngayon. At hindi lang ngayon, sa bawat panahon po. Kasi until now, may mga ano pa rin, may andyan pa rin si COVID. Kaya ingat-ingat po tayo. Ano bang meron dito? Ina, okay, ito. Basahin ko po muna itong ina. Pang-apat na sulat, ito po ay pinamagatang ina.
Ina, tululang kalitra, pero bugat ang papel ning kalibutana. Sa gagmay pata, grabe na ang iyang pag-amuma hangtod sa atong pag-eskwela. Dili pamusidlak ang adlaw, nakaluto na og pamahaw. Sa atong baon magandam para may masulod sa tiyan. Halos walay pahulay sa pagkugos sa bata nga gamay. Kada adlaw nagaampo sa katalagman mapahilayo. Dili igsapayan ang kakapoy. Tanang adlaw mangumoy kumoy. Buhaton ang tanan alang sa pamilyang gimahal. Tanang disiplina gihimo sa anak nga gahi og puno-puno. Sa mga anak nga magpabadlong, ang kahiubos ihilak na lang intawon. Kaugalingong kalipay gisakripisyo, matuman lang ang atong mga gusto. Ayan lang, hanggang doon lang po yung sulat ko about ina. Sana po eh, mahalin natin ang ating mga, hindi lang ating ina, kundi ang ating mga magulang at mga kapatid. Ang buong pamilya po. Kasi kung wala po sila, sigurado, hindi po natin alam kung anong patutunguhan ng buhay natin. Kaya po, nagpasalamat tayo. Kahit naman sabihin natin mayroong mga pabaya, pero salamat pa rin po tayo kasi nandyan sila. Kasi kung wala sila, wala rin tayo. Yun lang po. Mayroon pa ba? Ano ba bang mayroon dito? Parang wala na. Drama na kasi ito eh. May drama akong ginagawa dito kaso walang magpo-portray sa ibang karakter. Hindi ko naman kasi kayang gampanan yung karakter ng mga babae. Siguro sa pag-uwi ko na lang, kung may mapapayag na gaganap sa mga karakter na nandito sa mga ginawa kong drama, yun na lang po siguro gagawan ko ng video. Pero as of now, standby po muna ito dahil kaya ko pong gampanan yung ibang boses, pero yung boses po ba, hindi ko po kaya yun. Kaya, kasi pag gagampanan ko, baka magboses pa kala. Hindi ko kayang makuha yung boses babae. Hindi ko kayang i-portrait talaga. Mag-voice over sana ako, pero yun nga. Pangit kasi pakinggan. Wow, meron pa isa. Ano to? Last. Meron, panglima. Panglima na ata. Last, hindi ko alam kung last to meron pang ibang mga hanap. Pero to po muna. This sulat is titled Paghandong. Sa akong pagkabataon, hilig na ko magtambay sa baybayon. Pagkaanindot, sudungon. Sa pagsidlak sa adlaw, bisan na apay bituon. Ang mga gagmayng balod, na nimihampak sa lapihan. Pagkaanindot, paminawon. Ang mga isda nga nagalangoy-langoy,
nakatambal sa dughan kong nagdangoy-ngoy. Ang kaputi sa balas daw sama kanimo kahilas. Sa katinaw sa dagat, imong makita ang klase-klaseng bat. Ang huyuhoy sa hangin, mihapuhap sa akong aping. Nahikatulog na lamang ako sa daplin. Sa akong paghigmata, ang dagat ming hubas na. Wala ko kabantay sa akong pagkahinanok sa lantay. Giduyugan kini sa pagsalop sa adlaw. Og ako nagliraw-liraw, nangita og bahaw. Kay wala pa intahon ko'y pamahaw. Sa pagtunga sa bidlisiw sa buwan, mausab ang pagturok sa gugma ning akong lughan. May pagkangit-ngit man ang kagabihon, I'm sure maalis dan rakinig kahayag puhon. Okay, thank you so much, mga ka-dreamer. Yun lang po yung mga naisulat ko. Oh, meron pa pala. Last na mga siguro to. Meron pa isa. Siguro last na to. Ito, bungtod. In Tagalog, bundok. Bungtod. Ang katamis sa imong pahiyom. Ang kahumot mong nangalimyon. Pagkaanindot mong sudungon. Nangandoy nga ikaw pagasakon. Kaanindot paminahon ang huyuhoy sa hangin nga gapanaghoy. Daw gaduyan-duyan ang mga sagbot nga kanimo gapalibot. O bungtod sa kinayahan, kanimo kami bulahan. Sa among kinabuhi, wala ka nagdumili. Sa yuta mo ng hambon, mitubo ang labo ng mga lagot mon. Dili ka pwede pasipadan, ug angay ka nga ampingan. Alang sa umaabot nga kabatan-unan. Bungtod nga nagasapnay sa kinabuhing ulay. Kanimo kami mapasalamaton sa tanang higayon. Okay, yun lang po. Ibig sabihin nun pasalamat tayo sa kalikasan o bundok na nakapalibot sa atin. Kasi kung wala yun, sigurado, may mapagtamnan man tayo. Pero mas maganda po yung nandun siya kasi yun nga. Sa, dahil sa kanya, marami tayong nakukuha ng mga pangangailangan, na itanim ng mga pangangailangan, parang ganun. Kaya, yun lang po mga ka-dreamer. Hanggang sa susunod na video. Sana po ay nagustuhan nyo. At sa muli, keep safe. God bless, and don't forget to subscribe, like, and share my videos. Thank you.